Gaano kadaling magnakaw ng kotse? Ilagay lang ang bola ng tennis sa latch ng pinto. Pindutin ng husto ang isa at napakadaling bumukas ng pinto ng kotse. Ngunit mas madaling nakawin ang display screen. Kailangan lang maglagay ng dalawang steel wire sa opening para dahan-dahang paghiwalayin ang buong screen. Ngunit nang tatakas na siya, hindi mabuksan ang pinto ng sasakyan. Mabilis niyang sinubukang buksan ang iba pang mga pinto, ngunit walang pagbubukod, ang iba pang mga pinto ay nakalock lahat hanggang sa mamatay. Ang magnanakaw ay nag-aalala, sinipa ang pinto gamit ang kanyang paa sa anggulong 45 degrees, patuloy sa pagpedal ngunit ang salamin na pinto ay hindi pa rin gumagalaw. Pagkatapos ay gumamit ng wrench upang matalo ito ng higit sa kalahating oras, ngunit buo pa rin ang salamin ng kotse. Nang makitang hindi niya mabasa ang salamin ay muli niyang sinira ang pinto. Ang ikinagulat niya ay sa loob ng plastic shell ay isang makapal na layer ng bakal. Nilagay niya ang kamay sa braso niya na may malaking hiwa at galit na hinampas ang pinto. Susunod, gusto kong hukayin ang sahig ng kotse, ngunit sa kasamaang palad sa ilalim ng carpet ay isa pang layer ng makapal na bakal. Kung ikukumpara, sa tingin ko mas mabuting basagin ang salamin ng sasakyan. Kumuha siya ng baril at pinaputukan ito sa windshield. Tinamaan siya ng bala sa hita, ngunit wala pa ring gasgas ang bintana. Ito ay isang bagay na hindi niya mapaniwalaan. Mabilis na habarin ang iyong kamiseta at atali ang sugat sa iyong hita. Sa oras na ito, isang batang babae ang lumapit upang magsuot ng lipstick glasses. Sumigaw siya para humingi ng tulong pero kahit gaano pa kalakas ay hindi marinig ng dalaga ay nagpatuloy siya sa paglalakad. Gusto kong tawagan ang aking matalik na kaibigan para humingi ng tulong, ngunit patay ang baterya ng aking telepono. Naligaw talaga, nagkulong, hindi kumain o uminom, may sugat pa ang paa niya, hindi ko alam kung gaano siya katagal nagpumilit. Buti na lang, kinaumagahan, nakainom ako ng ilang patak ng hamog sa bintana. I-on ang musika sa display upang makapagpahinga ng kaunti. Tapos gusto kong basagin ang pinto ng sasakyan na kumakatok, pero may tumawag. Nakatanggap ng tawag sa telepono mula sa kabilang partido na nagsasabing siya ang may-ari ng kotse. Ang kotse na ito ay ninakaw ng 28 beses, siya ang 29. Ang kotse na ito ay hindi lamang soundproof at bulletproof, ang salamin ay ginagamot din sa anti-pipong treatment, tanging dot ang tangke ng gasolina ay hindi bulletproof. Pero sa loob may 120L na gasolina, kung maglakas loob siyang sirain ang tangke, tiyak mamamatay siya. Nang marinig niya iyon, galit na galit siya at sinabing sobrang init at uhaw, kung makakalabas daw siya, bugbugin niya ang buong bahay ng may-ari ng sasakyan. Walang pakialam ang mga may-ari ng sasakyan na direktang patayin ang telepono, nakabukas ang aircon sa sasakyan, ninanamnam ng lalaki ang malamig na simoy ng hangin. Ngunit napakabilis niyang natuklasan na ang punto ay hindi tama, ang pag-on ng air conditioner sa kotse ay lubhang mapanganib. Ang temperatura ay patuloy na bumababa, ang pinto ng ventilador ay nakalock din, at hindi nagtagal ay nagyayelo na ito. Tanggalin ang sando na nakatali sa sugat, isuot, takpan ang pamaypay ng alpombra. Tiklupin ang pahayagan sa isang bola at ilagay ito sa ceiling fan. Kahit ganoon ay niyayelo pa rin siya, balbas at labi na nagyelo. Sa kabutihang palad, pinatay ng may-ari ng kotse ang air conditioner sa oras na ito, kung hindi, siya ay nagyelo hanggang mamatay. Lumipas ang isang araw, blanko niyang hinaila ang kanyang seatbelt. Tapos may dumating na pulis, sinubukan niyang tumawag ng tulong pero hindi niya narinig sa labas, nagsulat lang ng ticket at umalis. Galit niyang hinampas ang manibela, hindi nagtagal ay tumawag muli ang may-ari ng sasakyan. Tanungin ang kanyang pangalan at numero ng pagkakakilanlan. Ang sabi ng lalaki ay mamamatay siya sa uhaw. Nangako ang may-ari ng sasakyan na magbibigay ng tubig kung sasagutin niya ang tanong. Wala akong choice kundi sagutin ang lahat, tinupad ng may-ari ng sasakyan ang kanyang salita at sinabi sa kanya ang lokasyon ng tubo ng tubig. Kahit kalahating bote lang ng tubig, nailigtas nito ang buhay ko. Agad kong kinuha ang bote at ininom, mula sa ekspresyon ay kitang-kita ko na ang tubig na ito ay napakahirap inumin. Nakakulong sa kotse sa loob ng 3 araw, nagsimulang lumala ang sugat, nilalagnat, at nilalamig na. Nalaman ng may-ari ng sasakyan na binuksan niya ang mainit na hangin para sa kanya. Umiihip ang mainit na hangin sa panahon ng tag-araw, sa loob ng sasakyan ay nagiging sauna, sa sobrang init ay nagiging malabo siya. Sa sobrang init ay nahimite ako, pinatay ng bagong may-ari ng sasakyan ang aircon. Nang magkamalay siya, may nakita siyang libro sa loob ng sasakyan. Lalo siyang nolison, lalo siyang nagugutom, siguradong kumuha ng papel ang sasakyan at inilagay sa bibig niya para nguyain. Nang makita ko ang malungkot na mukha, alam kong hindi ito madaling lunukin. Masyadong tuyo kaya uminom ako ng homemade orange juice, ang masangsang na amoy ay halos may suka ko ang kapirasong papel na kakalunok ko lang. Pero para mabuhay, tinatakpan ko lang ang ilong ko at subukan kong inumin lahat. Hindi nagtagal, napansin ng isang magnanakaw ang sasakyan. Magnanakaw na may hawak na crowbar sa pintuan. Masaya ang lalaki sa sasakyan na malapit na siyang maligtas. Pagkatapos ay dinaig ng ilang taga-nayon ang magnanakaw, idiniin ang lupa at binugbog siya. Ang lalaking nakakita nito ay nahulog ang kanyang ulo sa kawalan ng pag-asa.
Matapos makulong ng 4 na araw, muli niyang sinira ang pinto at nagbutas ng maliit. Agad niyang dinaanan iyon para sumigaw ng saklolo. Pero sa kasamaang palad ay mahina siya, napakaliit ng sigaw, hindi ito naririnig ng mga tao sa labas. Muling tumawag ang may-ari ng sasakyan para sabihing iniimbestigahan na ang kanyang krimen. Bukod dito, nakilala niya ang kanyang asawa at mga anak. Batid na hinahanap ng kabilang panig ang kanyang pamilya, agad na bumagsak ang lalaki, na nagmamakaawa na huwag silang saktan. Ngunit hindi sumagot ang may-ari ng sasakyan at ibinaba ang telepono. Naglabas siya ng baterya na 4 na araw nang nasisikate ng araw, pero tumawag lang sa asawa, patay na ang baterya. Sa gabi, boring niyang kinakalikot ang mga switch ng kuryente at hindi sinasadyang pinaandar ang sasakyan. Sa kasamaang palad ang gear lever ay nakalock, maaari lamang itong hilahin pabalik. Walang pag-iisip, kinabit niya ang kanyang seatbelt, natapakan ang pedal ng gas at bumangga sa poste ng kuryente sa likod. Sinira ang bintana sa likuran at lumabas. Ang una niyang ginagawa kapag lalabas siya ay pumunta sa tindahan para uminom, kumain ng 2 hamburger. Sa mga oras na ito, dumating ang security guard para manggulo, hindi ito umimik at diretsyong pinaputukan ng baril. Ngunit sa kasamaang palad ay panaginip lang ito, hindi niya mailabas ang panaginip na ito. Mahulog ka! Kumuha siya ng baril at itinapat sa kanyang bibig, gustong magpakamatay. Natigil ang bala, nabigo ang pagpapakamatay. Kung mabibigyan siya ng pagkakataon ng Diyos na magsimulang muli, sigurado akong hindi na siya magnanakaw. Sa ngayon ay lumitaw ang may-ari ng sasakyan na nagkulong sa kanya ng 4 na araw. 2 taong nakatingin sa isa't isa ng kalahating oras. Nakita ng may-ari ng sasakyan na mahina siya kaya inilagay niya ang baril sa dashboard at tumawag sa telepono. Sinamantala ng lalaki ang pagkakataon na kunin ang baril at nagpaputok ng 1 putok saka tumakbo palabas ng sasakyan. Ngunit makalipas lamang ang ilang hakbang ay hinabol siya ng may-ari ng sasakyan at nalampasan siya. Nagkamot lang pala sa mukha ng may-ari ng sasakyan ang huling shot. Hinaylan niya ang tenga ng lalaking gusto siyang kaladkarin pabalik sa sasakyan, ngunit sa sandaling ito ay may dumaan na pulis. Hinaylan ng may-ari ng trailer ang lalaki sa kanyang harapan bilang isang hostage. Ang magkabilang panig ay nasa isang mahirap na posisyon, ang eksena ay mabilis na lumitaw ng maraming tao. Ang mga reporter ay direktang naguulat, ang mga pulis ay nagpapadala din ng mga tao upang makipag-ayos. Ang may-ari ng kotse ay nagpahayag ng kanyang sama ng loob, ilang taon na ang nakalilipas ang kanyang anak na babae at asawa, ay pinatay ng mga magnanakaw. 28 beses din ninakaw ang sasakyan ko, lahat ito ay dahil sa kawalan ng kakayahan ng mga pulis, kaya talamak ang mga magnanakaw. Kaya ginamit niya ang sarili niyang paraan para parusahan ang mga bandidong ito. Nang makitang lalong nasasabik ang may-ari ng sasakyan, mabilis na tiniyak ng ekspertong negosyador. Batay sa kanyang kakayahan sa pakikipagnegosasyon, nakumbinsi niya ang may-ari ng sasakyan. Nakapausas ang lalaki, umupo sa kotse ang nakangiting may-ari ng kotse at saka inilagay ang countdown phone sa bubong ng sasakyan. Ito ay isang bomba, tumakas ka. Tapos na ang movie. Hello everyone!